Hello guys, welcome sa another video, Fins and Tails. Nakabalik na gid sa Landong after pila ka months, no? Medyo busy lang. Karon naami diri kay i-judge namo ang mini grow out niya. Share namo sa inyo ang among mga bagong harvest. What is kanang material grade, potential grade based sa amo adre? So guys, mao ni among mga random na gidakop sa tab, no? So makita na to karon, kini sila mahulog yun sa category na material. Because naa siya yung mga fault na ang isa na ay fault sa tail. Fault sa caudal, no? Unya ang isa sa dorsal na ay murag nagbend siya gamay. Pero since gwapo man nilang patterns, polka, wapong body, tail, sakto. Tail ang sakto ang tail. So later on, mamanag yapo na pag gamiton siya as material, as breeder later on, pag mudako na. Pero when you say na gamiton siya para sa show, not possible na. Not possible yun, kay obvious naman kayo ang mga faults, no? Og sa material di ay, much better mo gamit ka og kanang fault bitaw na Kumbaga ayaw lang gamit paggamit og inborn. Inborn na fault kay chances are mamanag na sa mga fry. 60% magiging pareho nila. Kung fault man siya, fault lang sa paghandling, sa keeping. Ito kasi ilang harvest na yan, eh. So tendency yan pag harvest pa lang, pag hawak, pag handling, nabali, napilo, nagkakaroon tayo ng problema. Basta for material mas gwapo gid og kanang guwapo ang pattern, ang body form, jeans, ang sa jeans. Bahalag na ay mga pilo, bali. Kay normal man na sa handling. Pwede na siya gamiton as material. Pero kung gikan sa kanang inborn nga na abnormalities, ayaw ginagamita kay makuha na sa 60% sa magiging fry niya is the same lang niya. Makuha na sa mga anak nung sa fries. So kanina another batch, kani sila ang mga potentials namo dere. Almost perfect na, pero kulang na lang ng grooming. Gikan manggod sila sa pond, so medyo payat. Hindi pa talaga kuan yung body nila, hindi pa hinog, no? Hindi pa hinog, pero nila. Pero perfect na ang Oh. Ang dorsal, ang tail, ang caudal, structure ng body, structure ng katawan nila.
It's so with dakwa na lang sa groomer na lang kung paano nila pagagandahin pa ng... So ang potential, kumbaga, naakay nakita na wala pa na develop, wala pa nagawas. Actually, kung pa lang yan, kung pag sinabi kasi na potential is 25 to 30% pa lang na show grade siya. Hindi mo pa masasabi na kuan. Kasi pag potential kasi, may chance pa siya na pumangit, o kaya naman Depende, depende sa pag-groom pa rin. Depende sa pag-groom, depende pa rin sa place din nung nag-groom o sa water, ganyan. Depende kung subok na nila na maganda yung water nila, di mataas din yung chance na gumanda sila. Actually, kanang pwede naman siya sa small category siguro. Oo, diba? Kung mapapataba lang ng konti taba yan. Taba konti, na naman siya yung wen, gwapo man siya tail, dorsal, tanan, okay man, perfect. Lalaki yung body niya, yung likod niya, kakagirt siya. Yun lang naman kasi importante sa kahit na anong isda kung isoshow mo. Basta wala lang yun siya yung fault. Oo, basta wala lang fault. So, mga sample sa among mga potentials dere. Oh, kasi ang kuan, sinasabi namin na potential kasi galing siya ng mudpan, press from mudpan siya. So, yung body nila hindi pa talaga kumpleto. So, kung sasabihin na may show potential, siguro sa amin hindi namin pwedeng sabihin na ganun. Show grade, hindi namin pwedeng sabihin na show grade. Show potential, it's up to the groomer na kung paano niya i-groom. Oh, i-groom. Para maging Para ma-develop. Para may mong show grade. Kasi nga pag nag-harvest tayo, 3 months, 2 months, pagkatapos ng ganyang growth, harvest na, ganito na kalalaki. Pag ganito na kalalaki, depende na lang sa groomer. Kung bibili sila, kung alin yung matipuhan nila, yun na lang. Yun na lang ang alagaan nila. So far, maganda naman yung feedback. Marami namang natutuwa sa isda natin. So far. Entry ni Blue. Ito na ho. Iwan. So Blue, kung saan ang diet ni mo? Anong sige, pakawin ni mo. PO2. Maniwala kayo sa hindi. PO2 lang ito siya. Pero may hinalo lang ako na na liquid sa PO2. Then daily water change lang talaga ang ginawa ko. Yun lang. Ako ane. Ano mo? Bukumin. Ano kay Ryam mo? Kaila ko sa kuha. Pilo akong dursel. Ako ane. Yung siyap ko sa pili. Three? Natagalan kasi may mga instances na hindi natin naasahan eh. Supposed to be that this will be isang buwan o dalawang buwan lang na grow out, no? 1 month lang. One month lang supposed to be na naging dalawang buwan. Eh, may mga nangyari, mga instances na hindi natin inaasahan. Eh, alam niyo naman ngayon, mahirap yung panahon ngayon dahil sa pandemic. Kaya medyo natagalan, umabot natin ito ng mga tatlong buwan. Diet si Masam. Landong. Masay mo dyan. Atis, nag-abot ba no? Paras pareha tag-dua size. Landong ra. Wala na nilain mo. Gastong kasi lagi sa akin. Panako sa nanasin. Ah, bulayad yung yaduwa. Natawa. Bulayad yung yaduwa. Bulayad yung yaduwa. Bulayad yung yaduwa. Wala. 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 Wala
Kani siya, gipakaon lang ni siya o landong fish food for goldfish. Kay, siyempre, loyal man ta dere. Mura po akong ginapakaon niya, kaloy sa Ginoo, ni gwapo dito siya bisang pagdili ko ang first take. Doon last po siguro, so katong sa mga groomers, kung sa katong mga pil sa mga grow-out competition, ayaw mo ka-dismaya kung makapick mo o later na picks kay wala man dyan takabalo o unsay abtan sa tuwang isda pag-abot sa judging. So, yun, ang isda ni mo, dili man siya ang pinakadako, dili man siya ang pinakagamay, pero naji chance tanan. So, sa mga groomers, na beginners po, pareho na ko, ma-advise na ko sa inyo ang i-groom lang dyan ang isda, palanggaon ninyo, na dyan may chance mo daw. Bago sa channel, please like, share, and subscribe. Pins and Tails. So, thank you for watching. I hope nag-enjoy mo sa video. Keep safe.